pelikula sa taong 1850 nang dumating sa Nantucket Island ang author na nagngangalang Herman Melville. Ang layunin ng kanyang pagbisita ay upang makausap ang matandang innkeeper na nagngangalang Thomas Nickerson, ang huling nakaligtas sa paglubog ng whale ship na tinatawag na Essex. Nang kumatok si Herman sa pinto, ang asawa ni Thomas ay nagsabi na sila ay sarado na dahil sa pag-aakalang siya ay customer. Gayunpaman, ipinakita sa kanya ni Herman ang sulat at ipinakilala ang kanyang sarili, sa kalaunan ay pinapasok siya. Kasunod nito, pumunta siya kay Thomas at ipinahayag ang kanyang pagnanais na marinig ang kwento tungkol sa Essex, ngunit tumanggi ang matanda na magsalita. Upang kumbinsihin siya, inialok ni Herman ang lahat ng pera sa wallet niya bilang kapalit ng kanyang kwento, ngunit walang nangyari. Sa halip, nagsabi si Thomas ng ilang masasamang pananalita na humihiling sa kanya na umalis. Nakaramdam ng kahihiyan, nagpa siya ang author na umalis, ngunit pinigilan siya ng asawa ni Thomas. Humingi siya ng paumanhin sa ngalan ng kanyang asawa at hiniling sa kanya na maghintay sandali. Pagkatapos ay kinausap niya ang kanyang asawa at ipinaalala sa kanya kung gaano sila nahihirapan magkaroon ng pera. Sa bandang huli, pumayag si Thomas sa kahilingan ng kanyang asawa. Sinabi niya kay Herman na ibabahagi niya ang kwento sa abot ng kanyang makakaya. Kasunod nito, ibinalik tayo ng pelikula sa taong 1820, ang panahon kung kailan laganap ang panghuhuli ng balyena. Ang mga tao ay dati nang nanghuhuli ng mga balyena upang kunin ang langis nito. Dahil napakabihira ng langis nito, ang mga tao ay nakikipagkalakalan at nakikipagsugal para dito. Pagkatapos ay ipinakilala tayo sa Nantucket farmer at nanghuhuli ng balyena na nagngangalang Owen Chase na maligayang namumuhay kasama ang asawa niyang si Peggy. Nagtatrabaho si Owen sa kumpanya na nanghuhuli ng mga balyena at isang araw, sabik na sabik siyang pumunta sa kanyang superior executive, na nangako na kukunin siya bilang captain para sa bago nilang barko, ang Essex. Gayunpaman, nawala ang kanyang pananabik nang malaman niyang binago ng mga executive ang kanilang desisyon at ibinaba siya bilang first mate. Sa halip, kinuha nila si George Pollard bilang kapitan, na bagitong marino mula sa kilalang pamilya na nanghuhuli ng balyena. Dahil dito, nagalit si Owen at nagpas siyang umalis, ngunit ipinangako nilang ibibigay sa kanya ang pagiging kapitan sa susunod na pagkakataon. Tinaasan din nila ang kanyang sahod sa pagtatangkang kumbinsihin siya. Sumang-ayon si Owen sa isang kondisyon na pipirmahan nila ang kontrata na nangangako para sa pagiging kapitan niya. Kinabukasan, naghanda siya para sa mahabang ekspedisyon sa panghuhuli ng balyena, ngunit tila nag-aalala ang kanyang asawa. Bago siya umalis, iniabot ng asawa niya ang locket na humihiling sa kanya na umuwi siya ng ligtas. Nang maglaon sa araw na iyon, ang lahat ng mga nanghuhuli ng balyena ay nagtipon-tipon sa pantalan upang panuorin ang grupong umaalis sakay ng Essex. Ang 14 na taong gulang na si Thomas ay nasa parehong barko, nagtatrabaho bilang isa sa mga batang lalaki sa cabin. Habang naglalayag ang barko, nagsimula si Captain George na utusan ang mga juniors na nagdulot ng maliit na gusot sa pagitan nila. Makalipas ang ilang sandali, nagkaroon sila ng problema. Ang layag ng barko ay na-stuck, na naging dahilan upang mawalan ito ng balanse. Nang makita ito, agad na kumilos si Owen at propesyonal na umakyat upang ayusin ang layag. Si George, na walang karanasan, ay nakaramdam ng inggit nang makita ang kanyang husay. Dahil dito, naghiganti siya sa hapagkainan ng gabing iyon. Si George ay nagsabi ng ilang masamang pananalita tungkol kay Owen at sa kanyang ama, na ikinagalit ng huli. Gayunpaman, hindi niya maaaring labanan ang kapitan, kaya bigla siyang umalis sa mesa, nakaramdam ng pagkainsulto. Kinabukasan, muling nagsimulang magbigay ng utos si George kay Owen, na walang pagpipilian kundi ang makipagtulungan. Pagkatapos, napansin ni Owen ang bagyong papalapit sa kanila. Nagmamadali niyang sinabi ito sa kapitan at iminungkahi na baguhin nila ang direksyon ng barko. Gayunpaman, hindi pinansin ni George ang kanyang payo at nagpa siya na sumulong. Hindi nagtagal, ang barko ay tinamaan ng bagyo, at napinsala ito ng husto. Habang nasa kalagitnaan ng bagyo, nag-utos ang kapitan na umatras sila, ngunit sinabi ni Owen na huli na ang lahat at pinayuhan ang mga tao na manatili. Sa kabutihang palad, ang mga tao sa barko ay mahigpit na humawak at nakaligtas sa kapahamakan. Matapos makaligtas sa bagyo, ipinaalam ni George ang kanyang desisyon na bumalik sa Nantucket Island upang ayusin ang barko. Inutusan din niya si Owen na sumulat ng liham ng paghingi ng tawad, at binanggit na hindi niya sinunod ang utos ng kapitan na naglagay sa panganib sa buhay ng mga tripulante.
Dahil dito ay nagalit si Owen, na sa wakas ay nagsalita, na sinasabing nagpa siya si George na sumulong patungo sa bagyo at ipinagsapalaran ang mga tripulante. Bilang tugon, sinigawan ng mayabang na kapitan si Owen, na pinaalalahanan siyang huwag lumampas sa kanyang limitasyon. Ipinagyabang din niya ang makasaysayang reputasyon ng kanyang pamilya. Matapos ang ilang sandali ng mainit na talakayan, sa huli ay nagkasundo ang dalawa na isantabi ang kanilang mga pagkakaiba at magtulungan. Nag-fast forward ang eksena sa tatlong buwan, at nasa gitna ng karagatan ang Essex. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakahanap sila ng maraming bilang ng mga balyena na lumalangoy sa malapit. Hindi sila nagaksaya ng oras, at sumakay sila sa kanilang mga bangka at tumulak patungo sa mga malalaking nilalang upang tugisin sila. Nang malapitan ito, sinibat ni Owen ang isang sperm whale, dahilan upang ito ay sumisid ng malalim sa dagat. Hinintay ng mga tripulante na mamatay ang balyena, ngunit patuloy itong lumalangoy pababa. Habang nagsisimulang maubos ang kanilang mga lubid, iminungkahi ng mga tripulante na putulin ito upang maiwasang makaladkad pababa. Sa kabila nito, pinilit sila ni Owen na maghintay at ang kanyang pananaw ay nagbunga ng mamatay ang balyena bago sila maubusan ng lubid. Kasunod nito, hinila nila ang balyena patungo sa barko at sinimulan ang proseso ng pagkuha ng langis. Gayunpaman, hindi sapat ang laki ng butas sa ulo ng balyena na nagdulot ng kahirapan sa proseso ng pagkuha. Bilang resulta, si Thomas, bilang pinakabata at pinakamaliit sa mga tripulante, ay inatasan na pasukin ang ulo ng balyena upang kunin ang natitirang langis. Lumipas ang ilang buwan mula noong una nilang panghuhuli, at wala nang mga balyena na lumitaw para sa Essex. Ang pinakamalaking problema ay nauubusan na sila ng pagkain. Napagtanto ni George na walang makikitang mga balyena sa karagatang Atlantiko at bilang isang resulta, ang Essex ay naglayag lampas sa Cape Horn patungo sa Pasipiko, umaasa sa mas magandang kapalaran na makahuli ulit. Pagkatapos ng napakahabang paglalakbay, nakarating sila sa Atacames, Ecuador. Doon, nakilala nila ang kapitan ng Espanyol na nagsabi sa kanila na natagpuan ng kanyang mga tripulante ang masaganang offshore grounds, 2,000 milya sa kanluran. Ngunit sinabi din niya na may isang mapaghiganti na napakalaking puting balyena ang sumira sa kanyang barko na pumatay sa 6 na tauhan niya. Sa kabila nito, binaliwala ni na George at Owen ang kwento tungkol sa puting balyena bilang isang alamat at pinamunuan ang ekspedisyon pakanluran. Eksaktong 14 na buwan ang lumipas nang makarating sila sa offshore ground na matatagpuan sa gitna ng karagatan. Tulad ng sinabi ng kapitan ng Espanyol, ang Essex crew ay nakahanap ng maraming mga balyena. Tuwang-tuwa at nasabik ang mga tripulante, iniisip na maaari silang makakuha ng maraming langis hanggat gusto nila at makakauwi na rin sa wakas. Agad nilang inilunsad ang kanilang mga bangka at tumulak sa direksyon ng mga balyena. Ngunit habang naghahanda sila para simulan ang panghuhuli, isang napakalaking puting balyena at may peklat na balat ang umatake sa bangka ni Owen at binaligtad ito. Kasunod nito, lumangoy si Owen at ang kanyang koponan pabalik sa Essex at mabilis na inayos ang kanilang bangka. Sa gitna nito, biglang umatake ang puting balyena sa Essex na nagdulot ng pagtagas ng tubig mula sa base. Nagdulot ito sa mga tripulante ng takot. Gayunpaman, si Owen ay pursigidong hulihin ang puting balyena, kaya't inihanda niya ang sibat at inihagis ito patungo sa balyena. Ang sibat ay tumama sa target at ang balyena ay nagsimulang lumangoy pababa. Di nagtagal, naubos ang lubid na nakatali sa poste, dahilan kaya ang buong barko ay nagsimulang gumuho. Bilang resulta, ang sibat na tumama sa katawan ng balyena ay natanggal din, kaya muling nakalaya ito. Ngayong mabilis na lumulubog ang Essex ay nagpasya ang crew na iwanan ito. Nagmamadali silang kumuha ng maraming supply ng pagkain hanggat maaari at sumakay sa tatlong bangka. Sa sandaling iyon, ang langis ng balyena na naipon ng mga tripulante ay nagliyab, na naging sanhi ng pagsabog ng buong barko. Ngayon, ang mga tripulante ay kailangang maglayag ng daan-daang milya patungo sa Pampang na may limitadong supply. Kinaumagahan, tiningnan nila ang mapa ng dagat at naglakbay para sa mahirap na paglalakbay. Lumipas ang ilang araw, at muli silang tinamaan ng bagyo. Napakalakas ng bagyo kaya nasugatan ang isa sa mga tripulante na nagngangalang Matthew, na kababata ni Owen. Ang mga tripulante ay nagawang makaligtas sa bagyo at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, sila ay labis na napagod at napilitang mabuhay na may isang piraso ng biskuit lamang bilang kanilang pang-araw-araw na pagkain.
Sa kabila ng malupit na sitwasyong ito, inalagaan ni Owen ang nasugatan niyang kaibigan, ngunit itinuring ng iba pang miyembro si Matthew bilang pabigat. Pagkatapos ng 34 na araw ng pagiging stranded, sa wakas ay nakakita sila ng isla na nagpasigla sa kanila. Puno ng bagong pakiramdam ng pag-asa, lahat sila ay tumulak patungo sa isla. Habang papalapit sila sa dalampasigan, naramdaman ni Owen na may mali at inutusan niya ang lahat na huminto. Ito pala ay ang parehong puting balyena na sumunod sa kanila mula pa sa simula. Ang balyena ay naglunsad ng isa pang pag-atake sa mga tripulante, sinira ang kanilang mga bangka at itinapon ang mga ito sa tubig. Ang ilan sa mga tripulante ay namatay, ang ilan ay nalunod, habang ang iba ay napunta sa pampang ng isla. Pagdating nila sa isla, nilamon nila ang anumang maaaring kainin, gaya ng hilaw na isda at itlog ng ibon. Kinagabihan, nagkampo sila sa loob ng maliit na lagusan sa isla. Nag-apoy din sila, umaasang mapapansin ng anumang dumadaang barko. Gayunpaman, kahit na lumipas ang ilang linggo, walang sumagip sa kanila. Isang araw, habang naghahanap ng makakain, natuklasan ni Owen ang ilang bangkay ng mga naunang castaway sa kuweba. Dahil dito, napagtanto niya na ang tulong ay maaaring hindi na dumating at maaari silang humantong sa parehong kapalaran. Hinikayat ni Owen ang mga tripulante na umalis dahil maaari silang mamatay sa paghihintay sa isla bago dumaan ang isa pang barko. Kasunod nito, sinimulan nilang ayusin ang nasirang bangka para umalis sa lugar. Sa araw ng pag-alis, lahat ay sumang-ayon na umalis maliban sa 4 kabilang ang nasugatan na si Matthew, na sumuko na. Kahit nakakaunti na lang ang pag-asa, nangako si Owen na magpapadala siya ng rescue team kapag nakauwi na siya. Pagkatapos nito, siya at ang iba pang mga tripulante ay tumulak sa kanilang mga bangka. Sa 48 araw ng pagiging stranded, isa sa mga tripulante ang namatay sa bangka dahil sa gutom. Nagpa siya ang iba na balutin ang katawan at itapon sa dagat, ngunit pinigilan sila ni Owen. Sinabi niya sa kanila na huwag itapon ang anumang bagay na makapagpapanatili sa kanilang mabuhay. Ang mga miyembro ay nabigla sa ideyang ito, ngunit napilitan silang kainin siya para lang makaligtas. Ang malupit at malungkot na sandaling ito ay nagpaiyak sa batang si Thomas. Sa kasalukuyan, ang nakatatandang Thomas ay nagsisisi sa kanyang ginawa at huminto sa pagkukwento. Si Herman, na labis na naantig sa kwento, ay nagtanong kung sinabi ni Thomas sa sinuman ang tungkol dito. Inamin ni Thomas na hindi pa niya ito naibahagi sa sinuman kahit sa kanyang asawa, sa takot na baka hindi na siya nito mahalin dahil sa ginawa nito. Sa mismong sandaling iyon, pumasok ang kanyang asawa, na lihim na nakikinig sa kwento, at tiniyak sa kanya na mahal pa rin siya nito. Hinikayat nito si Thomas na tapusin ang natitirang bahagi ng kanyang kwento. Bumalik sa nakaraan, ang mga tripulante ay na-stranded sa loob ng 71 araw. Ang 3 bangka ay nagkahiwalay dahil sa malakas na alon at sa kasamaang palad, ang isa ay nawawala. Ang sitwasyon ay lumala at umabot sa punto na ang mga lalaking nasa bangka ni George ay nagpapalabunutan upang matukoy kung sino ang dapat isakripisyo para sa kanilang susunod na pagkain. Isang araw, ang puting balyena ay muling nagpakita at si Owen ay naghanda para sa huling pag-atake. Ang balyena ay saglit na lumapit, na nagpapahintulot kay Owen na makita ang isang parte na tinamaan ni Owen kanina ng sibat na nakatusok pa rin sa itaas ng mata ng balyena. Nag-alinlangan si Owen at tinitigan ang kaliwang mata ng balyena, habang ang nilalang ay nakatingin pabalik sa kanya. Pagkatapos ay ibinaba ni Owen ang kanyang sibat, nagpasyang huwag patayin ang balyena. Kasunod ng engkwentro na ito, ang malaking puting balyena ay lumangoy ng mapayapa at hindi na muling nagpakita. Pagkaraan ng ilang araw, nakita ng dumaraan na barko ang bangka ni George, at sila ay nailigtas. Samantala, ang bangka ni Owen ay patuloy na inaanod na walang pagkain at tubig. Ang mga nakaligtas ay nasa bingit ng kamatayan nang ang kanilang bangka ay maswerteng nakarating sa isa sa mga isla sa Chile. Mula roon, ang mga nakaligtas ay dinala pabalik sa Nantucket kung saan sa wakas ay muli nilang nakasama ang kanilang mga pamilyang naghihintay. Ngunit bago umuwi ang mga nakaligtas, ipinatawag sila ng mga may-ari ng barko ng Nantucket upang pag-usapan ang insidente. Hiniling ng mga executive kina George at Owen na pagtakpan ang kwento upang maprotektahan ang reputasyon ng industriya. Gayunpaman, tumanggi si Owen na nagsasabing hindi patas na bale walain ang pinagdaanan ng mga tripulante. Si Owen na napuno na sa kasinungalingan ng mga executive ay nagbitiw sa trabaho at umalis.
Noong araw na iyon, nakita ng batang Thomas si Owen sa huling pagkakataon at binigyan siya ng huli ng buto ng balyina bago umalis. Nang sumunod na araw sa korte, si George, na naliwanagan sa mga salita ni Owen, ay nagpahayag ng katotohanan na labis na ikinagalit ng mga executive. Sa kasalukuyan, sinabi ni Thomas na si Owen, na tumutupad sa kanyang salita, ay nagpadala ng barko upang iligtas ang mga naiwan na lalaki sa isla. Nakalulungkot, pumanaw si Matthew, ngunit matagumpay na nailigtas ng koponan ang tatlo pang lalaki. Ayon kay Thomas, nagpatuloy si Owen sa paglalayag sa karagatan at naging kapitan ng mga ngalakal, habang si George ay nagsagawa ng isa pang nabigong pagtatangka na hanapin at patayin ang puting balyena. Matapos marinig ang buong kwento, nagpahayag si Herman ng pasasalamat kay Thomas, na nagsabing may natutunan siyang isang bagong aral, katapangan. Sa huling eksena, makikita natin na natapos na ni Herman ang kanyang nobela na naging tanyag sa Amerika. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.